Hello guys, good morning! For today's video, tayo po ay mag-i-install ng light sa bahay. So, bumili kami ni Maria ng light sa my Home Depot. So, bumili ako ng lights para sa hallway, para sa office room, and then para sa bedroom. So, install namin siya ngayon ni Daddy. Actually, si Daddy lang pala mag-i-install kasi hindi ako marunong mag-install ng lights. So, i-assess ko lang si Daddy kung paano mag-install. Tsaka mag-vlog lang talaga ako kung paano siya i-install. Ako na talaga yung taga-bilib. Ako yung taga-gastos, baka peshi. Tignan mo si Emma. Silip siya, oh. Silip siya dyan. O, oh, diba mga beshi? Gigil! Tignan mo naman, oh. And ang weather today is very wet. Very wet and cold. Grabe mga beshi, tignan nyo yan, oh. May nakasangga dyan ng construction worker. Kaya ayan, internet cable pala yan. Kung mapapansin nyo, dapat nakatayo yung mga yan. Buti na lang kamo. Eh, dapat na yan nakatayo yan, oh, mga ganyan, mga green box na yan. Kaya mga exposed wire na yan, basa. Sus ko mga beshi, may electrocute pa tayo. Buti na lang kamo, meron tayong camera sa likod ng nila mami at daddy at nakuha na natin kung sino ang nakabangga niya kundi mapapag-camera pa tayo. And then send ko na yun sa community ng Seton, sa management ng Seton kung sino ang nakabangga. And sila na bahala. But anyway, tinawagan ko na yung service provider ng aking internet. Sabi ko nga kasi na para safe is palit gagawin na nila kasi nga ano na, tinan mo, mulan na, di ba? You never know, baka Diyos ko, magkasunog-sunog pa tayo dito, magka-electrocution pa tayo. Ito yung para sa office. Ilalagay na ni Daddy. Talaga nga naman, ilalagay na talaga ni Daddy, no? Unahin mo na sa office, Dad. Ah, para may ilaw si Tito June. Kasi yun, talagang ikinig yun yung hanggang. Oo. Magandang gamitin po, stable. Oo. Oh. Ito na pala yung itsura ng ating office ngayon. So, green. Tapos, ito is gray. And then, ito is bricks. Oh, may pa bricks si May. Oh, Bricks. Mo ay nagkakishin. Ito is, nalagyan ng shelves yung mga yan. So, hindi kayo nakapanood ng aking mga vlogs before. Closet yan, pero tatanggalin ni Kuya Jun yan, tapos ilalagay niya ng mga shelves. So, ito is bricks na siya mga best, para tayong nasa cafeteria talaga. So, tinanggal na ni Daddy yan. So, ito nabili ko to sa Home Depot, $199 yung pendant light na yan. So, pumili ako ng parang filament bulb, para maganda siya, yellow. Asan bala ko dito, magpapalagay ko kay Kuya Jun ng parang lamp dito, parang post lamp, di ba? Para malinaw siya, para maaliwalas pa rin siyang tignan. Di ba, gigil? Diyan ka dito. Asa ito na itsura ng ating salas. Kung nakita niyo before, binili ko to sa HomeSense, ayan yung basket. So, yung basket, dyan ko nilagay pareho. At dyan ko nilagay yung mga toys ng kids. Ang dami nilang toys, guys. As in, nag-uumapaw po ang toys nila, oh. Ang dami nilang toys dyan. Tapos, nilagyan ko lang siya ng accent na ganyan. Pa-accent na. Ayusin natin yung accent. Ayan. So, ganyan na siya. Accent na blanket. Ayan. Tapos doon ko nilagay yung isang vase na namumurahin lang pero gold. Charot! Ganyan! Ganyan! Diba gigil? Gusto mo yan? Diba si Emma doon sa kabila. At ito yung itsura ng ating masters. Papalitan din yan. So, ayan. Ito, pagpasensya nyo na itsura ng ating kama kasi kigising lang natin like half an hour ago. So, naisipan ko mag-vlog para ma-update kayo kung ano na yung mga nangyayari sa ating bahay. So, soon, very very soon, magkukumplata na yung bahay natin. Yung mga furniture, tsaka yung mga hardware, tsaka yung mga lighting. Speaking of hardware, hindi pa rin kahapon sa guest bathroom natin, dapat darating na yung mag-install ng handle ng tissue,
tissue holder pala, tsaka ng towel rack, pero hindi siya sumipot. So ngayon, sabi ng developer ko, hopefully this week daw, dumating na yung gagawa yung technician. Tapos, ano pa ba? Yung dining table, darating siya bukas. I'm so excited. From article, rectangular siya. Pero wala pa akong nabibili na bench. Kasi nga gusto kong bench yung merong, tawag dito, merong backrest. Kasi ang hirap. Diba, uso ngayon yung bench na yan, yung parang bench lang talaga siya, na walang backrest. Yung parang talagang kahoy lang. Pero naisipan ko, maglagay ko ng backrest para medyo comfortable para sa mga bisita o kaya pong gusto tumambay doon nila mami at daddy. Pag-upo sa mga dining, sa dining area. Ayun, tapos wala pa rin akong accent chair. Tapos, na-install na namin yung carpet ni Brian na luma sa galing sa kabilang bahay na matagal na, although hindi siya nagtugma sa tawag dito sa feel ng bahay namin. So sabi ko kay Brian, sige, ilagay na muna natin siya sa bahay. Although hindi siya nagtugma sa parang concept ng bahay natin ngayon. So papalitan na lang namin siya kapag nagkadatum na ang lola mo. Ayun, so ilalagay na lang namin siya sa basement after. So ngayon, pansamantala, igagamitin muna namin yung carpet na binigay ni Brian sa lumang bahay niya. Kasi pinalinis ni Brian yun parang 4-5 years ago na yun pero may mga mancha pa rin siya ng mga, ewan ko kung wine ba yun o ihinihimor, na hindi natanggal na nung pinalinis namin. So pakita ko sa inyo ha. Ito muna yung, baba muna tayo. So ito guys, ang bala ko dyan is hindi na yung mga, yung chandelier talagang pag-anoan. Yan. Tapos ito. Dito tayo sa baba. Pakita ko sa inyo yung bathroom na walang handle. Ng tissue. So ito yung bathroom para sa mga bisita. Wala siyang, usually dito, meron siyang handle para sa mga towel. Dito, o kaya, as dito meron siyang tissue holder. So, yung tissue, dito lang siya nilalagay. O kaya, dito meron siyang sa likod na, towel rack. Pero wala, wala. Nakalimutan nilang lagyan. So, ayan ang problema. Tapos, ito yung mga nabili kong, ito yung nabili ko para sa masters. Ayan. Tapos ito yung nabili ko para sa hallway. Kasi diba, kung napansin nyo, itong hallway na to, is kulang pa ng isa. So, lalagyan pa namin siya ng isa pang ganon. Same lang nito. Para magtugma na siya dito. So, isang ganyan. Tapos ito sa gitna. Tapos sa dulo, kung nakikita nyo naman sa dulo, is ganon na siya sa dulo. Sa pinakadulo, is malapit na siya sa back door. Ayan. Ayan, so ayan. Tapos sinasabi ko sa inyong carpet, guys. Ayan. Hindi siya nagtugma sa feel ng nagusto ko. Tapos kung makikita niyo yung mancha, nagja-jam siya. Saka, ayan o, kita nyo. Ano kung nakikita nyo sa video. Pero sa malayuan, parang shadow lang siya. Pero pag malapitan na, yun na, makikita nyo na siya. Saka hindi ko nagustuhan yung medyo flower design. Ayan. Pero gusto ko yan. Kasi ito nabili ko sa Crate and Barrel, yung footstool. Tapos nag-uukay na sila sa harap para lagyan ng pool. Ayan. Para meron siyang pool para sa mga kids. Charot. Para lagyan ng puno. Tapos, yung sod is hindi ko alam kung sabi nila sa sod mo baka next year na, spring. Ay, effective ma? Effective? Effective, kasi sa mag-straight ka doon. Effective ma, may grill effect. Kasi sa dito, kasi dati si mama dito nagdiretso, masisira yung ano. May grill effect ang lola. Kasi nabili ko ito matagal na eh. Meron tayong griller. Wala tayong griller today. Yan na lang. Griller. Nagigilo si lola. Kasi ito nilagay na namin yung mga kuyagot for the fridge. Mga magnets.
meron tayong San Francisco, yung mga napuntahan namin, Vegas, meron tayong Colorado, napuntahan na namin, yeah, Seattle, meron tayong San Diego, meron tayong Alabama, yan, Alabama, meron tayong New Orleans, ayan, RM, charot. Ayan, yung mga napuntahan lang natin ng mga bansa. Mga bansa eh, US lang naman yun. Kimar, ay Kiko, you wanna come? Check natin si Dati kung ano yung mga ginagawa niya sa taas. Sali-sali yung vlog, walang kahito-hito. Asa to pala yung mga gamit ni Brian. So hindi ko alam kung paano ito siya pagkakasyahin sa office area kasi sus ko, besh! Yung table niya, ang laki na. Actually, ito, regalo ko sa kanya to from Costco. Ito is printer niya, napakalaki. Black halos lahat. Buti na lang kaya mo, ipapawhite ko na yung table. Tapos ito, tinamay na yung screen niya, mga bakla. O, tsaka ito, screen niya pa lang yan, ha? Sus ko po, mga beshi. Ito pa yung mga kuyagot niya para sa kanyang office. Ito na si Daddy. Ipapush niya na ng bongga yan. Oh, diba? Ay, ang ganda, Dad Gold. Ay, ang ganda, Gold. Gold leaf. May pa chandelier talaga sa office, Dad. Ayan. Ay, ang ganda. Dito tayo para hindi siya against the light. Ano na ba na install? Dad, ay ano mo siya? Iahang mo ng konti. Oo, oh, ganyan. Yan, para may konting hang. Hindi ba nasahid sa ulo mo? Hindi, okay lang. Okay lang siya. So guys, ito yung bombilya na nabili ko sa Home Depot. Vintage 4-pack. 4-pack! Filament bulbs. Ito yung itsura niya. Yee! Ganyan. Filament. So, tatlo nilabas ko kasi tatlo lang yung pwede yung magkasa dito. Ayan! Itsura niya! Sasagad namin doon para hindi siya tatama sa ulo. Play kayo? Play? Bati sila? Oh, bati sila ngayon, no? Oh, almost 70, magkaaway yung dalawa, eh. Play? Hello. Yan. Hindi, kakatin mo yan si ate. Hello guys, the next day na tong vlog na to, pasensya na. Kahapon, tagal ni daddy gagawin yung ilaw. Kasi pero ko sabi niya, mahaba daw yung tornilyo, parang ganun. Anyway, so tapos niya nang install yung ilaw sa office, pero hindi niya na-install yung ilaw pa sa baba, tsaka sa bedroom namin. So, papakita ko lang, gusto ko lang pakita sa inyo yung itsura ng office. Pero medyo madilaw siya. So, madilim. So, sabi ko kay daddy, ibalik yung ilaw. Yung mismo bumbili ng tao dito. Sa bahay. Yung ganito siya. Yung ganyan yung ilaw niya. Ganyan bright, white light. So, ito ang ilaw niya, oh. Pakita ko sa inyo ng mga beshi. Ganyan. Dilaw na dilaw. Although, alam ko naka-appreciate nyo kasi hindi daw siya ganyan. Oh my God! Imagine nyo na ba siya? Ang kanyang pa-Starbucks feel. Ang hirap, ganyan! Hirap pala itsura niya, oh. Pag sa malapitan. Pag malayo kasi ang hirap siya i-appreciate. Yan! Oh! Pwede na, di ba?
Kiefer Kimmer. Ay! May cookie. Hindi naman niya gusto yan eh. Are you gonna take a little one? Hindi naman niya gusto yan eh. Wag kasi malaki. Ba? Yung mala ah. Emma. No. You don't like cookie, Emma? I want a potato duck. No, you don't. You can't get potato duck this early, hon. It's too much. Oh, she thought it was a potato duck. Yeah. She thought it was. Tomorrow, we're not some stick. Ito yung tsura ng labas. How did you give potato duck? Ayan. Please, no! Ito sa labas. Grabe! First snowfall sa bagong bahay. Grabe. And nakakaloka pa, ito yung ano, dun ako sa likod nagpark kasi walang space sa harap. Ang problema sa likod, maputik. So wala pa kaming garahe. Ang tagal gumawa ng gagawa ng garahe. Sabi ko, first week na October, ano na, patapos na po ang November, October. Sure ng likod. Ang gusto ko dito, ito napapasya. Yan. Ang gaganyan mo siya. So, pag gusto mo ng medyo light lang ng konti, very very light lang yung ano, ganyan. Pak! Diba? Bongga siya. Gusto mo nang taas na siya ng bongga. Tapos ganyan siya. Bili ko yan sa Home Depot. Ayan po, itsura ng garahe. Footsteps ko pa kanina umaga na umuwi ako. Nandiyan ako nagpark. Wala pa kaming garahe. Halos wala pa. Sa buong ano na to, parang wala pa. Ito pinasementohan niya. Kaloka. Good luck po sa magpapagawa ng garahe. Parang walang gustong gumawa ng garahe. Mahal kasi magpagawa ng garahe, mga besh. Mga 30,000 na yata yung minimum ng garahe na yun. Ang kanay sa peso, times 50. Garahe pa lang yun, besh, ha? Maliit na garahe lang yun, mga 20 by 22. Pero sa akin na pinagawa ko, 22 by 22. So, ang kinote sa akin is 33. Ayun. So, ngayon darating yung dining table. Para may sila namin yung dining table dyan. Yan.